Eh bueno, itong United Kingdom, yung kanilang ambassador po dito ay nag-courtesy call kay Bongbong Marcos, mga kaibigan. Pero binigyan ito ng emphasis, ha? Idiniin ito na ang United Kingdom is also a maritime nation. At sinabi po na patuloy nilang susuportahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng maritime training and joint exercises. Ang sabi ho, we currently have a few British vessels in the region. We will build on that. Our carrier strike group will be back in this part of the world in 2023. Yan ang sabi ni British Ambassador to the Philippines, Laure Bofills, ha? Will continue to work with all partners in maintaining the international maritime law and UNCLOS. Ito ho yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Ito ho yung noong 2016 ay naglabas ng arbitral ruling in favor sa Pilipinas, pabor sa Pilipinas, na kumikilalang yung mga inuukupahan ng na inaangkin at kinakamkam ng China eh pag-aari yan na mga teritoryo ng Pilipinas. We move forward in the years to come. Ayan po, mga kaibigan. Ang ibig sabihin lamang, ang message, malinaw po eh, ang message kay Bongbong Marcos. Maninindigan kami dyan sa UNCLOS. Ha? Dyan sa arbitral ruling na yan. Tutulungan namin kayo, di ba? Mga kaibigan, kasi kami maritime country din kami. Unang-una, marami silang, sabi nga sa inyo, yung West Philippine Sea, daanan ng mga bapor yan eh. Ha? Ng iba't ibang mga bansa. Ha? Na naghahatid ng mga kalakal at mga barko na pangsiguridad ng daigdig, mga kaibigan. Hindi mo ba? Diyan sila lahat dumadaan. Paano ka makapaghahatid ng kalakal kung maninindigan ka kasama ng China? Ha? Hindi sa panig ng Pilipinas. Ito sabi ho, mga kaibigan, I was able to set out that the UK already has a really strong bilateral relationship with the Philippines and the strong friendship between our two countries and between our two peoples, and that we intend to take that form or that from strength to strength over the course of the president-elect's administration. Ayan, ang sabi ho nung ambassador ng United Kingdom dito sa Pilipinas. Ibig lamang sabihin, no, malinaw, manindigan ka rin doon sa yung pagkakaibigan na yan na naipundar sa pagitan ng Pilipinas at ng United Kingdom. Sabi niya, meron siyang ginawa dyan, itong ambassador, di ba? Para magkaroon ng magandang relasyon ang mga mamamayan natin ng dalawang bansa, ha, mga kaibigan. At umaasa sila, ibig sabihin lang, hindi siya inuutusan, pero ipinababatid sa kanya na kilalanin mo yan. Yan ang ibig sabihin lang ng message, di ba? Na yung UNCLOS. Kung gusto mong hindi ka mapatalsik ni Sarah. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang sabi ni Vice President Lenny Robredo, huwag kayong mag-entertain ng mga request to see other people, limiting their meetups during the trip in a Facebook post. 14. Oh, we are sorry if we cannot accept. Ano sabi niya? Humingi pa nga siya ng ano eh. May 14 itong sinabi ni Vice President Robredo. Ito, kailan lang, oh. Mga kaibigan, pinaparatangan niyang inisponsoran, magpa-plot. Saan ginawa yung planong yun? Di ba? Hinan ninyo? Ganyang kadali para sa kanila ang magpakawala ng mga paratang. Yan ba maglalakas ng loob yan ng walang kumukonsinti dyan at nag-uutos dyan sa mga yan? Meron. Di ba? May nag-uutos dyan. Eh, sino ba umami na may troll? Di ba si Bongbong Marcos din? Oh, mga kaibigan, ano tawag mo naman dito sa ibang troll? Kunyari, kaaway din nila. Iyan, hiniwala yan para pagdating ng oras na gusto na nilang ipalit si Sara Duterte, oh, eh, kwan ho yan. Tsaka magtatahulan na yung mga troll na nagpumunta rin kay Isko Moreno, si Namoka Uson. Eh si Vice President Lenny Robredo nga ang tumanggi, nakiusap na hindi siya pwedeng makipagkita muna para ma-enjoy yung sandali sa piling ng kanyang mga anak. Di ba? At alam niyo naman, napakahaba ng naging pagod ni Vice President Lenny Robredo, hindi lamang naman sa panahon ng kampanya, eh. 'Di ba? Sa panahon ng kalamidad o hindi ba? Ng COVID. Ngayon lang nila nagawa yung bonding na ganyan. Magkakasama silang ng kanyang mga anak, mga kaibigan. Oh, ang sabi niya, naipangako niya kasi sa kanyang mga anak na yung kanyang pagbiyahe ang lahat ng kanyang panahon ay iuukol niya sa kanyang mga anak. So, whatever lunches or dinners, so anumang mga pananghalian, mga hapunan, we've had with friends were all somehow connected to them. Oh, matatandaan ninyo ha, nakikinig dito sa ating kasi ilang mga kamag-anak ni Vice President Robredo doon sa Amerika, sa New York. Minsan nga, nabati pa natin at naipakita pa natin yung mga larawan nila. Eh. Merong kapatid si dating Secretary Jesse Robredo. Yun naipakita natin dito, kapatid. Babae. May asawa yun na doktor, mga kaibigan. At yun ang nakita kong kumalat minsan sa Facebook habang sila'y nandun sa New York. Nakita ko, kamag-anak nila yun eh. Mga kaibigan eh, di ba? Tapos, malicious, di ba? Yung ganyang mga ganyang paratang na iniimbento, mga kaibigan. Yan ay naipangako niya. At para magawa niyang yung kanyang pangako sa kanyang mga anak, paano yan? Aagawin ng panahon, di ba? Yung panahon niya para sa mga anak niya, aagawin ng mga gustong makipag-meeting sa kanya. Marami naman pagkakataon eh, di ba? Mga kaibigan, ano pa ba itong nandito sa balitang ito? Wala na, mga kaibigan. Basta tungkol kay Vice President Lenny Robredo, yun po yung ngayon. Ewan ko lang kung ano binabalak ng kanilang tanggapan laban dito sa nagpakalat ng masamang paratang na ito. Napakarahas na paratang.
si Kaper Silapit Bumabana. Kabayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid, maraming salamat at magandang gabi, Erwin Tulpo! Dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buo?